Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Ako nga pala si Teacher Jen na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay tungkol sa mapagkumbabang hayop na isinulat ni Bernadette E. Agaloos, iginuhit ni Bernard L. Ilisaga at iwinasto nina Chester C. Cruz, Vina Marie S. Tesoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kwento ng bayan ko? Halina kayo't ating pakinggan. Tuwing tagaraw, may ginaganap na piyesta ng mga hayop sa bundok ng kabuluan. Isang araw ng Sabado, magkikita-kita ang magkakaibigang hayop sa kanilang dating tagpuan. Unang dumating si Pusa. Meow! 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 Ay, salamat! Ako ang pinakamahagang dumating. Sumunod na dumating si Aso. Aw! 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 Habang tumatakbo ito sa daan. Magandang umaga, kaibigang aso! Bati ni Pusa. Magandang umaga din, kaibigang pusa. Akala ko, ako ang pinakamaaga. Mas maaga ka pa pala kaysa sa akin. Wika ni aso. Hindi nagtagal ay sumunod na dumating si nakambing at baboy. Meh! 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 Tunog ni kambing. Oink! 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 Tunog ni baboy. Sinalubong ni na pusa at aso, sina kambing at baboy. Kumusta, mga kaibigan? Eto ako, napagod sa pagtawid sa ilog. Wika ni baboy. Mabuti nga walang tubig ang ilog na tinatawiran natin. Hindi ako nahirapan. Wika naman ni kambing, sabay nguya sa damo niyang dala. Sa di kalayuan, lumilipad na dumating sina ibon, pato at manok. Tweet, tweet, tweet! Hunin ni ibon. Quack, quack, quack! Tunog naman ni pato. Kut, kut, kutak! Tunog ni manok. Nakangangawit din ang lumipad, sabi ni na pato at manok. E paano kasi matataba na kayong pareho at mabigat na ang inyong mga katawan? Sambit ni ibon, sabay nagtawanan ng lahat. Siguro ang susunod na darating ay sina kuneho at daga. Wika ni baboy. Hindi, baka sina ahas at buhaya. Wika naman ni kambing. Ay nako! Maghintay na lang tayo sa kanila. Ipagpatuloy natin ang ayusin ng lugar na ito. Sabi ni na aso at pusa. Hayan na! Nakikita ko na si na kuneo, daga at pagong sa daan. Sigaw ni ibon sa tuktok ng punong kahoy. At kasunod na paparating, si na ahas at matching. Sigaw ulit ni ibon sa tuktok ng punong kahoy. Tunog ni ahas sa di kalayuan. Ug, 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 ug. Sigaw naman ni matching.
Narito na kami! Kumusta mga kaibigan? Masayang bati ni Maching sa kanila. Heto, nainip na kami at sabik na kaming kumain, sumayaw at maglaro. Sagot ni Napato, Manok at Kambing. Pakilipad mo kaibigang Ibon ang matuyong dahon upang maging masinop na rito. Pakiusap ni Pato kay Ibon. Kayo na lang kasi mananatili muna ako rito sa tuktok ng punong kahoy upang makita ko ang mga paparating na mga kaibigan. Sagot ni Ibon. May dala ba kayong mga pagkain? Tanong ni Aso. Ay nako, hindi ako nakapagdala. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Magugutom tayo! Pag-aalala ni Pusa. Sa wakas, nariyan na sina Baka at Kabayo na may dalang pagkain sa kanilang likuran. Sabik na sigaw ni Ibon sa tuktok ng punong kahoy. Maraming salamat at narito na kayo, wika ni Kambing. May dala ba kayong pagkain? Tanong ni Baboy. Oo, meron mga kaibigan. Tugon ni Nakabayo at Baka. Ang babagal nyo namang dumating, nainip at nagugutong na kami. Ang babagal nyo? Reklamo ni Napato at Manok. Kaya nga, nabagalan kami sa daan eh. Mabigat itong dala namin. Galit na sagot ni Kabayo kina Manok at Pato. Akala nyo kung sino kayong maga, wala namang kayong binuhat. Sambit ni Baka. Nagpapahinga si Nakabayo at Baka. Naiinis na ako kina Manok at Pato. Kala mo kung sino? Wika ni Kabayo kay Baka. Wow! Masasarap ang mga dala niyong pagkain, mga prutas at gulay. Masayang wika ni Baboy. Oo nga, mabuti na lang naisip nilang magdala. Tugon ni Nakambing at Pusa. Habang kumakain ang magkakaibigan, napansin ni na Manok at Pato ang pagdating ni Kalabaw. Sinong nagyaya kay mabahong Kalabaw? Tanong ni Pato. Hindi ako, wala akong kinalaman dyan. Paliwanag ni Pusa. Huwag na nating pansinin ang mabahong hayop na yon. Tugon ni Nabaka at Kabayo. Makalipas ang 15 minuto, nagsimula nang maglaro ang mga hayop. Nagsayawan at naglaro ng tagu-taguan. Biglang dumilim ang paligid. Kumulog, kumidlat, humangin ng napakalakas at umulan ng walang patid. Boom! Boom! Blog! Blog! Tak-tak! Tak-tak! Nakakatakot na rito! Parang may bagyo! Sigaw ng mga hayop. Paano na tayo? Hindi na tayo makakatawid sa ilog! Tagot nasambit ni Pusa. Uy, palin ako. Hindi maaaring abutin ng magdamag dito. Pagagalitan ako ng amo ko. Sagot ni Baka. Umiiyak ang karamihan nang may naisip si Manok. Alam ko na, kayo na lang kaibigang Baka at Kabayo ang magtawid sa amin sa ilog. Pakumbinsing wika ni Manok. Ay nako, kailangan mo rin pala kami ngayon. Samantalang kanina'y napakasungit mo sa amin. Sagot ni Kabayo. Hindi ko kaya, takot ako sa tubig. Tanggi ni Baka. Damang-dama ni Kalabaw ang matinding takot ng mga kasamahang hayop. Lumapit siya sa kanila. Maa,
Ma, sino ang nais mo nang sumakay sa aking likod at itatawid ko na sa ilog? Banayad na tanong ni Kalabaw. Tunay ngang mapagkumbaba si Kalabaw. Kahit pinapakitaan natin ng di mabuti, ay nagawa pa niya tayong patawarin. Wika ni Baboy. Oo nga, at nagawa pa niya tayong itawid sa malalim na ilog. Pagsang-ayon ni Kambing. Mula ngayon, magiging mabuti na ako sa kanya. Wika ni Aso. Patawad kay Bigang Kalabaw sa mga kasalanan ko. Wika ni Manok. Sabay-sabay na humingi ng tawad ang mga hayop sa kanya. Walang anuman. Matagal ko na kayong pinatawad. Tugon ni Kalabaw. Matagumpay ngang naitawid ni Kalabaw ang mga maliliit na hayop sa ilog, kasabay naman niya sina baka at kabayo. Maraming salamat kay Bigang Kalabaw. Napakabuti mo talaga. Nagawa mong ibuwis ang iyong buhay para maitawid at maligtas kaming lahat. Wika ni Nakambing at Baboy. Walang anuman, mga kaibigan. Masaya ako at natulungan ko kayong lahat. Tugon ni Kalabaw. Kaming dalawa na lamang ni Kaibigang Kambing ang puputan sa kanya upang anyayahan siya, malambing na wika ni Baboy. Sa susunod na pagpunta natin dito, una nating anyayahan si Kaibigang Kalabaw, wika ni Ibon. At sabay awit ito ng tweet, 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 tweet sa tuktok ng punong kahoy. Mula noon, naging matalik na nilang kaibigan ang Kalabaw na may ubod palang busilak na puso. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.